Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la an-nara masirana waj'al al-jannata hiya darana wa qararana. Allahumma ij'alna min al-maqbulin fi hadha ash-shahr al-mubarak. Allahumma ij'alna min al-maqbulin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Topic natin mga kapatid, ito po ay tungkol sa i'rab ng fa'il at saka naibul fa'il. Napag-aralan natin ang ating napag-aralan kung ano ang mga ano ang fa'il at ang naibul fa'il. Magbibigay ako ng mga halimbawa inshallah at bibigyan natin ng mga i'rab. Bibigyan natin ng mga i'rab inshallah. Unang halimbawa na bibigyan natin i'rab ng fa'il, no? Simula tayo sa fa'il. Andin isunod natin ang maf'ul. Naibul fa'il. Okay? Halimbawa. Ajlasa Zaidun Muhammadan. Muhammadan ala kursiyi. Ajlasa Zaidun Muhammadan ala kursiyi. Siyempre, ang Zaidun dito, siya ang ating fa'il. Siya ang ating fa'il. Hindi pala nakubuha ito. Yari na. Dry instant lip pala ito. Dahil mustahan. Hindi pala nabubura. Okay. So, pag sinabi natin ajlasa Zaidun Muhammadan, ang Zaidun dito, tinatawag natin ito na fa'ilun. Marfu'un wa alamatu raf'ihi raf'ihi ad-damma ad-dahira ala akhirihi. Ajlasa Zaidun Muhammadan ala kursiyyi. So, Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-damma ad-dahira ala akhirihi. Opo. So, yun po yung fa'il. Halimbawa, ajlastu ajlastu Muhammadan yung to dito tinatawag ito na damiyon
متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. الطاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. Kung ating titingnan ang mga damir, na muttasil, laging mabni yun ito. Mabni yun. Ang lahat ng damirun, muttasilun, ang lahat ng ito ay mabni yun. Lahat ng ito ay mabni yun. Kung kasra siya, mabni yun alal kasri. Halimbawa, ganyan, ajalasti. So, ang ti dito, at-tao, damirun, muttasilun, mabni yun alal kasri. Papalitan mo yung dami. Kung ito ay ajalas na, mabni yun alal sukun, dahil ang alif ay sukun. Okay? Mabni yun ala sukun. Na, ufa'ilin, damirun, muttasilun, mabni yun ala sukun fi mahali raf'i fa'il. Ajlas na. Kaya, ngunit ang ating nilagay dito ay to, ajlas to. So, mabni yun ala dhammi. Okay? Opo. Tatbiqat po ito ng i'rab ng fa'il. Tatbiqat ng i'rab ng fa'il. Okay. Tingnan niyo po. Ajlasa Zaidun Muhammadan ala al-kursi. Pag gagawin kong naibul fa'il ito Muhammad, ay gagamitin ko ang mabniyun bil majhul. Ujlisa Muhammadun alal kursiyi. Okay? Kung titingnan niyo po, Muhammadun, kanina, mayroon tayong fa'il, mayroon tayong maf'ul, maf'ulun bihi, ngayon, yung maf'ulun bihi natin, ginawa natin naibul fa'il. Pag ginawa natin siyang naibul fa'il, kinakailangan natin ang ating fi'il na mabniyun lil ma'lum ay gagawin natin mabniyun lil majhul. No? So dito, no? Muhammadun naibul fa'il. Naibul fa'il. Marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-zahira ala akhirihi. Okay? Ad-dhamma al-zahira ala akhirihi. So, Muhammadun naibul fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-zahira ala akhirihi. Okay? Halimbawa, ujlistu alal kursi. Okay? So yung to dito, sasabihin natin at tao. Okay? Damirun muttasilun mabniyun. Mabniyun pa rin. Alas alad dammi. No? Dammi. Alad dammi fi mahalli raf'i
naibun fa'il. Opo. So, ganyan lang po. No? Ibig sabihin, kapag ang ating fi'il, ay mabniyon lil ma'lum, mayroon tayong fa'il. Kapag ang atin namang fi'il ay mabniyon lil majhul, mayroon tayong naibul fa'il. Okay? So, malalaman natin na ito ay mabniyon lil ma'lum at mabniyon lil majhul dahil ang harf na una ng ating fi'ilun ma'adin ay patha. Sa mabniyan lil majhul naman, ang unang harf ng ating fi'ilun ma'adin ay dhamma o kaya kasra. Kung hindi dhamma, ito ay kasra. Malalaman natin yun. No? Halimbawa, jalasa. Patha. Pagdating sa mabniyan lil majhul, julisa. Okay? Opo. Pangalawa, sa kahulugan. Malalaman natin na ito ay mabniyon lil majhul sa kahulugan. No? Halimbawa, sinabi natin na doon sa ayah, sa Quran, no? Wa khuliqa al-insanu da'ifa. Tingnan niyo po, kahit walang haraka ito, malalaman natin na ang khuliqa dito, itong fi'il na ito, ay mabniyon lil majhul. At malalaman natin na ang isim na ito ay naibul fa'il. Bakit? Kung sasabihin natin na wakhalaqa, no? Wakhalaqal insano, mali. Bakit? Hindi naman tagapaglikha ang tao. No? Wala namang nilikha ang tao. So, dito wakhulikal insano. Bakit khulika? Kasi ang tao ang nilikha. So, ibig sabihin, wahulit ang insano at nilikha ang tao. So, saan yung ating fa'il? Okay? May roong nakatago na fa'il. Hindi lamang natin binanggit dahil gumamit tayo ng naibul fa'il. Na dapat sana ganito ang kanyang original na jumla. Wa khalaqa Allahu al-insana da'ifa. Okay? So, meron tayong fa'il at ang insan ay maf'ulun bihi. Ngunit nang gumamit ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mabniyun lil majhul, kaya naman hindi na niya binanggit ang kanyang pangalan, ang kanyang sarili, dahil understood na mayroong tagapaglikha at siya ang kanyang tinutukoy at wala nang iba pa. Okay? So, ganyan po. Sa ibang aya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ja'alna, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad ja'alna walaqad ja'alna as-samaa'i wa
walaqad ja'alna fis sama'i pala, meron pang fi to. Walaqad ja'alna fi as sama'i. Okay? Kira ay akhir ayat. So, yung ja'alna, tingnan nyo po, ja'alna, yung na dito, na damiron, muttasilon, mabniyon, ala sukun, fi mahalli, raf'in, fa'ilun. Okay? Walakad ja'alna. So, yung na dito, na fa'il. Anong ng isang brother, bakit na ang ginagamit ni Allah samantalang siya lamang ay nag-iisa? So, wala pong problema dyan, no? Kasi ang na ay ginagamit talaga yan ng mutakallim kahit pa siya ay nag-iisa lamang. Okay? So, ganun. Okay. So, yung na, fa'il po siya. No? Damirun lamang. Damir lamang. Opo. At diakas po ito ng fa'il natin at na yung fa'il. Pag ginawa naman natin ju'il na, yung na naman dito ay na'ibul fa'il. So, sasabihin na naman natin na damirun muttasilon magniyon ala sukun fi mahalli raf'in na'ibul fa'il. Okay? Na'ibul fa'il. Opo. Ganun lamang, no? Ju'ilna. Okay. Na'ibul fa'il naman na damirun mustatirun. Okay? Sabihin natin na inni damirul mustatirun Muhammadun yukramu. Muhammadun yukramu fil yukramu fil madrasati. Okay, so yukramu mabniyun lil majhul fi fi'lun mudari mabniyun lil majhul wa na'ibul fa'il, mayroon na'ibul fa'il dito na nakatago, wa na'ibul fa'il sasabihin natin na damirun mustatirun. Okay, damirun mustatirun jawazan taqdiruhu. Okay? Huwa. No, may nakatagong damirun mustatirun jawazan takdiruhu. Huwa. May nakatago dito na damir, na'ibul fa'il. Okay? Sasabihin natin, wa na'ibul fa'il. Babanggitin pala natin dito yung wa na'ibul fa'il. Damirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa. Okay? Opo. So, mayroon din pong na'ibul fa'il na mayroon din pong fa'il na damirun mustatirun. Okay? Mayroon din po yun. Halimbawa, Khalidun yusafiro. Okay? Yusafiro ila Madina.
Itong yusafiro ay fi'long mudari' at mayroon siyang fa'il. Ngunit ang kanyang fa'il ay nakatago. No? So sasabihin natin na wal fa'ilo damirun mustatirun. Okay? Damirun mustatirun jawazan. So palaging jawazan na takdiruhu huwa. Bakit jawazan? Dahil pwede pa tayo magbanggit ng isim dito. Para bang Khalidun yusafiru abuhu. So yung abuhu magiging fa'il natin. No, dahil wala tayong binanggit na isim, kaya naging damirun mustatirun. Okay? So, yun po yung damirun mustatirun na fa'il. Kung sinabi mong anak, usafiro. Ana usafiro ilal ila Makka. Ila Makkata. Opo, Makkata po ha, hindi po Makkati. Kasi ang Makka ay kabilang sa ismong layan sarif. Hindi pwedeng malagyan ng kasra o kaya tanwin. Opo, hindi po pwedeng malagyan ng kasra at saka tanwin. Okay, maraming salamat sa mga nanonood. Tingnan natin dito. Usafiro, fi'lun mudari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirihi wal fa'ilu. Okay? Wal fa'ilu damirun mustatirun. Okay, damirun mustatirun wujuban. Wujuban takdiruhu ana. Bakit wujuban? Dahil hindi tayo pwedeng magbanggit ng pangalan dito na bilang fa'il natin. Kung sasabihin naman natin na ganito na lang, ana usafiro ana. So magbanggit tayo ng ana. Ila Makka. Ila Makkata. So yung anak na ito ay hindi po siya ang fa'il natin. Okay? Hindi po siya fa'il, kundi siya ay taukid, no? Taukid lafdi. Kaya badal o ano mang i-Arab nila diyan. Okay? So hindi po 'yan ang ating fa'il. Kaya sinabi niya na damirun mustatirun wujuban. Wujub obligadong hindi banggitin ang fa'il. Bakit? Hindi maaari. No, hindi maaari. Takdiru po anak. Okay? Ganon. Okay? Ukhti. Ukhti. Tusafiru. Ila Manila. Opo. Tusafiru fi'lu mudari marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahira 'ala akhirihi wal fa'ilu. Okay? Wal fa'ilu damirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya. Okay, bakit jawazan? Dahil pwede tayong mabanggit ng pangalan dito. Ukhti tusafiru. Okay? Pwede na sabihin na tusafiru sabihin natin, tusafiru sadiqtuha. Sadiqtuha. Okay? Tusafiru sadiqtuha. So yung sadiqa, siya yung ating fa'il. Kung binanggit. Ngayon dahil hindi binanggit, kaya damirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Bakit hiya? Kasi dahil dito sa ta na pambabae. Okay? Opo. Anta tusafiru. Anta tusafiru ila Pakistan. Ila Pakistan. Okay?
Bakit Pakistan? Dahil ito ay kabilang sa Ismulayan Sharif. Opo. Kaya hindi pwedeng Pakistani, no? Pakistana. So, iba po yung Pakistani yun, ha? Iba po yung Pakistani yun. Iba po yun. Kasi yung ito ay ismo nasab po yan. Yan nasab po yan. Tawag dyan. No? Yan nasab po yan. Pag umasok ang yan nasab, magiging ismo munsarif na siya. Okay. Tusafiro anta. Tusafiro fi'il mudari marfu'un wa'alamatu rafqihi ad-dhamma الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستتر وجوبا أوكو وجوبا كو هندي كو جوازا كم كنينا أي جوازا ديتو نمان أي وجوبا no? وجوبا تقديره أنت باقي وجوبا kasi nga hindi tayo pwede babanggit dito ng iba pang pangalan. Okay, sabihin natin anta tusafiro, kanangan sasabihin na ikaw maglalakbay ang iyong kapatid. Hindi bagay, no? Kaya ikaw maglalakbay patungo sa Pakistan. Opo. So, yun po yung mga tatbikat ng ating fa'il at saka naibul fa'il. Okay. Anta anta tufsalo. Anta tufsalu minad dirasa. Okay, tufsalu fi'lun fi'lun mudari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahir 'ala akhirihi wa huwa mabniyyun lil majhul wa na'ibul fa'il wa na'ibul fa'il dito ma na'ibul fa'il tayo, hindi tayo fa'il kasi kabi ito ay mabniyyun lil majhul, no? So, wa naibul fa'il damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Opo, taqdiruhu anta. Okay, no? Huwa yufsalu minad dirasa. Alam niyo po yung yufsal? Matatanggal. O kaya tawag dito maalis sa pag-aaral. Huwa yufsalu fi'lun mudari' marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ang dhamma adh-dhahira 'ala akhirihi wa huwa mabniyyun lil majhul wa na'ibul fa'il damirun mustatirun wujub aw jawazan taqdiruhu wujuban taqdiruhu huwa wujuban dito, ha? Kahit pa huwa dito, ito ay wujuban dahil hindi tayo pwedeng magbanggit dito ng pangalan. Okay? So, titingnan po natin sa kahulugan. Okay. So, yun po yung ating mga tatbik sa ating fa'il at saka sa naibul fa'il. Dagdag pa tayo ng mga halimbawa. No? Dagdag pa tayo ng mga halimbawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, nabanggit niya ang in kuntum ta'alamun. In kuntum ta'alamun. Opo. Ta'alamun, fi'l mudari, marfu'un, bisubutin nun. Marfu'un, wa'alamatu raf'ihi, subutun nun. Okay, wa'alamatu raf'ihi, subutun nun. Niyabatan ani dhammati liannahu min al-af'al al-khamsa. Liannahu min al-af'al al-khamsa. Wal fa'ilu, ano ang fa'il natin dito sa ta'lamun? Itong waw na ito. Sasabihin natin na waw wa wawul jama'ati. Wa wawul jama'a, o kaya al-wawu damirun, opo, damirun pa rin, mutasilun mabniyon pa rin siya dahil mamutasil, siya ay mabniyon. Mabniyon ala sukun. Bakit sukun? Dahil ang waw natin ay sukun. Mabniyon ala sukun fi mahalli
Raf'i fa'il. Fa'ilun. Opo. Oke. Opo. Ganyan po yung ating af'alul khamsa. In kuntum ta'lamun. So ta'lamun fi'lun mudari marfu'un wa alamatu raf'ihi subutun nun. Niyabatan, umalit sa dhamma, niyabatan ang dhamma, liyanahu min al-af'alil khamsa. Al-wawu, wawul jama'a, damirun, muttasirun, mabniyun ala sukun, fi mahal li raf'i fa'il. Okay. May isang hadith na nabanggit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ko lang maano, na hindi ko masyado kabisado. Sinabi niya na, wahal tunsaruna. Wahal tunsarun. O kamakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa bidu'a du'afaikum. Bidu'a du'afaikum. Bidu'a fa'ikum. No? O kamakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunsarun. Yung tunsarun. Fi'lun mudari marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa. Okay, wa huwa mabniyun lil majhul. Dito mabniyun lil majhul. So ang ating wawul jama'a dito, no, ang ating wawul jama'a dito ay naibul fa'il. Sabi natin wa wawul jama'a damirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i naibul fa'il. Dito magiging naibul fa'il ang ating waw. Okay? Kung kanina fa'il, dito naman naibul fa'il. Pareho silang af'alul khamsa. Pareho silang af'alul khamsa. Okay? Pareho silang af'alul khamsa marfu'un bi thubutin nun. Ngunit magkaiba sila ng gumagawa. Dito fa'il, dito na'ibol fa'il. Okay? Opo. So, dapat po natin malaman ang ating fa'il para malaman natin kung ito ba ay maf'ulun bihi o kaya na'ibol fa'il. Okay? Fa'il o kaya na'ibol fa'il. Okay. Halimbawa, tadlimun tadlimun. Dito, ang waw dito ay fa'il. Pag sinabi natin tudlamun, tudlamun, ang waw dito ay naibul fa'il. Dito, damirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i fa'il. Dito naman, damirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'i naibul fa'il. Okay po? Opo. So, pareho po sila na af'alul khamsa. Ngunit ang kanilang waw ay magkaiba. No? Pag sinabi natin, yadlimun. Yadlimun. O kaya yudlamun. Magkaiba po ito mga kapatid, ha? Kasi bakit? Kung bigyan natin ng kahulugan, yadlimun sila ang daya. Sila ang nandaya, sila ang nanlamang. Yudlamun sila ang nilamangan. O kaya sila ang dinaya. Tingnan niyo po, pagkakaiba nila. Kaya pag nag-aral tayo nito, malalaman natin agad yung mga kaibahan ng kahulugan niya. No? Dito, yadlimun, sila ang nandaya. Sila yung gumawa ng pandaraya. Samantala dito, yudlamun, yudlamun, opo, sila ang ginawaan ng pandaraya. Sila yung gidinaya. Sila yung nilamangan. Okay? Opo. So, dito yung waw ay fa'il. Dito naman ang waw ay naibol. Fa'il. Para bang dhanantu, dhanantu, okay, at saka zulimtu. Siyempre.
Masyaallah nas. So, sinabi natin dalam to, yung to dito sila yung fa'il, siya yung fa'il. Pag sinabi natin dolim to, ito yung maibol, fa'il. Okay po, mga kapatid. Fadal siya. Ay mo ba, sir? Ay mo ba, sir? Okay po, mga kapatid. So, dito, dolim, dalam to, fa'il ang to dito. Dolim to, ang to dito ay maibol. Fa'il. So, ang kaibahan nila sa kahulugan, dalam to, nandaya ako, nanlamang ako, waliyadulillah. Dulim to, nilamangan ako, dinaya ako. Diba? So, dito ikaw yung gumawa, dito ikaw yung ginawaan. No? Yun po yung pagkakaiba nila, mga kapatid. So, pag nag-aral kayo nito, kapag natuto kayo nito, napakaganda po talaga dahil nalalaman nyo yung kanyang ibahan at kanyang mga kahulugan, no? Opo. Okay? Halimbawa, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu. Okay? Bu'ithtu. Bu'ithtu. Okay? Sinabi niya, bu'ithtu. So, mayroong nagpadala sa kanya. Bu'ithtu, pinadala ako. Pinadala ako. So, hindi niya binanggit kung sino ang nagpadala sa kanya. Ngunit ma'alum, alam natin na Allah subhanahu wa ta'ala. No? Bu'ithtu. Yung to dito, na'ibul fa'il. Ngunit, pag sinabi natin, ba'athtu. Ba'athtu. Okay? So, nagpadala ako. So, ikaw na yung fa'il. Okay? Ikaw na yung gumawa. So, yung to dito na yung fa'il, yung to dito ay fa'il. Okay po mga kapatid sa Islam? So, yun lamang po ang pagkakaiba ng fa'il at saka na'ibul fa'il. Nais ko po itong idagdag sa inyo nang sa ganun ay malaman nyo po ang kaibahan ng ito, ng dalawang ito mga kapatid. Okay? So, ang kainaman, kung malaman natin ang na'ibul fa'il, ang kainaman nito ay hindi na mahaba ang ating jumla. No? Instead na 3 words, yung babanggitin mo, 2 words na lamang. No? 2, dalawang kataga na lamang. Okay? Halimbawa, ba'asa, ano niyo po, ba'asa, Muhammadun, Mu'ad, Mu'ad, okay, Mu'adan, Hilal, Yaman. Tignan niyo po. Tignan niyo po. Ba'atha Muhammadun Ba'adan ila Yaman. Okay, so pag sabihin natin na dito Muhammadun fa'il, ito Mu'adan ay maf'ul bihi. Pero pag gamitin natin ang mabniyan ng majhul, bu'ith, bu'itha, Mu'adan, Mu'adun, tignan niyo po, ila Yaman. Tingnan niyo po. So, yung Mu'ad natin ay naging na'ibul fa'il. No? So, kanina, wahid, itin, talata, arba, khamsa, limang kalima, ngayon ay wahid, itin, talata, arba. No? Nabawasan ng isa. No? So, nagiging maiksi yung ating pagbanggit. Okay po. So, yan po yung kainaman ng na'ibul fa'il. Okay. Isa sa mga kainaman nito ay nalalaman natin na mayroong tagapag at mayroong gumagawa ngunit hindi lamang binabanggit. Halimbawa, kutiba, no? Kutiba at darso. Okay? Kutiba at darso. Sinulat ang lesson, ang leksyon. Okay? So, mayroong sumulat. Parang sinabi mo na, kataba ustado,
hajar sa. Inanya po. Wahid isnin salasa. Pagdating dito, wahid isnin na lamang. No? Kata al-ustadu ad-darsa, dito kutiba ad-darsu. So dito al-ustad fa'il, dito ang ad-darsu ay naibul fa'il. Kanina ang ad-darsa dito ay maf'ulun bihi. No? So, ang katotohanan ng ating naibul fa'il, siya ay nanggaling sa maf'ulun bihi. Ngunit, pagdating sa yung maf'ulun bihi natin na mansubun bil fatha o kaya iya, no? Kaya alif, pagdating sa naibul fa'il, magiging marfu'un bil waw, bil damma, o kaya bil alif. Okay? So, yun po mga kapatid, ang ating naibul fa'il at saka fa'il. Okay, sino po sa inyo ang gustong magtanong, pwede pong magtanong. No? Hanggat hindi tayo nagtatopic ng ating susunod na topic na tawag dito mubtada at khabar. Ang sunod natin na topic ay mubtada at khabar, inshallah. Jazakumullahu khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.